sabi natin, functional approach. So, isa siyang casework method for engaging the client through a relationship, essentially one-to-one, the use of social services toward his own and general social welfare. So, when we say functional approach, ano, so ang isa lang po sa tatandaan nyo dito ay yung ginagawa natin yung agency service na available para dun sa client. Ay, the agency service is made available for the client. Ay, kaya tinawag siyang functional. Yung mga services na meron sa isang agency, gagawin natin siyang functional. Gagawin natin siyang available for the client. Okay? So the focus of intervention is the delivery of the social service. So that's why ginagawa natin functional. Ginagawa natin available yung mga different services na meron sa isang agency. So this emphasis on the use of agency function and emphasis on giving and receiving help, the offer of service unites the person with the skill of the worker and the functions and services of the agency. So, nagkakaroon tayo ng pag-unite, ano, with the skill of the worker, with the function of the agency, and the services available on that agency. The process includes the definition of the service being offered and whether the client can use. So, kaya kung mapapansin nyo, doon sa sample sa Orange Book, ano, meron doong dinedefine yung mga services noong agency. So ang sample kasi dito sa Orange Book ay yung sa Kanlungan Private Agency o Private Social Agency. So ito yung in connection with the case of Maricel, yung nabanggit natin kanina doon sa sample ng kanina nga si Maricel. Anong approach si Maricel sa problem solving ata sa tama ba? Problem solving nga ba si Maricel? Okay, check natin. Yes, sir. Problem solving. Ayan, problem solving. So, yun. Kung saan si Maricel nga ay yung naabuso ng kanyang tatay, tapos yung kanyang din mga kapatid, and then nilagay sila doon sa Kanlungan Private Social Agency. Ano? So sila yung authorized to care for the child, ano? Yung custody ng children dahil nga sila ay inabuso ng kanilang tatay. So sa paglalatag dito sa functional approach, so binanggit dito, ano ba yung mga ino-offer na mga services ng Kanlungan Private Social Agency na pwedeng makatugon doon sa problema ng mga bata. Ano po? Ayan. And then the process includes, ayan niya, the functional approach has particular applicability to the Philippines because of countless social agencies servicing varied needs. So very applicable siya, nabanggit din naman to ni sister kanina. Ano po? Since marami tayo dito sa Pilipinas na iba't ibang social agencies na nag-offer ng different services. Ano po? So, usually, on the beginning phase ng functional approach, ano, so doon natin nakikita yung pag-describe, ano, noong mga different services na pwedeng makuha on that agency. Okay? And then, dito kasi sa functional approach, so hinahati siya sa apat na phase. So, yung initial phase, pangalawa, the beginning phase, pangatlo, middle phase, and pang-apat, yung ending phase. So, pagdating dun sa initial phase, so more on, papasok tayo dun sa assessment ng client. Ano po? Dun sa beginning, yun naman yung tulad ng nabanggit natin kanina na doon babanggitin na ano ba yung mga different services na ino-offer ng mga agency. And then sa middle and ending phases, so dito maggagawa na ng mga action plans, helping goals na makakatulong doon sa client. Okay? So that's for the functional approach. Okay? So may nakabasa ba sa inyo ng sample doon sa functional approach?
Hello. Yung kay Marcel po, sir. Ah, po kay Marcel. Na siya ay isang abuse. Yes po. Ayan. So, nilapat naman dito sa functional approach yung pagiging available ng mga services on the kanlungan private social Agency. agency. Ayan po. Ano po? So, since ang target ng functional approach natin ay we made the services on the agency available, ano pa, for our client. Okay? So, yun. So, yun lang po naman yung tatandaan nyo when it comes to the use of functional approach. We made the services ano available para dun sa ating client. We made the services functional for our client. Okay? On a particular agency kung saan natin sila ipapasok o ine-refer. Okay? So, behavioral modification. So, ang target natin to modify is the behavior of the client. So, nabanggit dito na merong iba't ibang approaches na pwede natin gamitin. So, approach natin on human behavior and social environment. Kung natatandaan nyo, ano? So, yung mga classical conditioning, yung ating operant conditioning. Ayan. So, kanino nga yung classical conditioning? Kaninong Suris? Pinatatandaan nyo? Tapos na ba kayo sa mga personality Suris? Na-discuss na po ninyo yung personality Suris? Kanino yung classical conditioning? Wala nakakatanda. Classical conditioning, yung may bell. Tapos ay Pavlovian may... yan ba yung service? Yan, kay Ivan Pavlov, ano? Ayan. Opo. So, kay Ivan Pavlov. So, pasadahan lang natin pa, ano? So, recall lang ito, ano? So, kung matatandaan nyo sa Ivan Pavlov, so gumamit sa sunang, meron sang, di ba, may bell. Tapos meron ding dog. Ayan. And then meron ding food. Ayan. So paano ba natin ginamit yung classical conditioning? So dito, sinasabi nga, ito ay isang uri ng learning process sa pamamagitan ng pagkakaroon ng association between the environmental stimulus and the natural occurring stimulus. So gumamit ng mga stimulus, ano? And nilatag niya dyan, yung before conditioning, during conditioning, conditioning, and we have after conditioning. So, before conditioning, so unahin natin yung before conditioning. So, pinakita niya dun sa aso yung food. Ano? So, dito sa before conditioning, may tuturing natin sa unconditioned pa. Ano? This is the unconditioned stimulus. Tapos, doon naman sa libation, so, di ba, ang automatic response mo, once na pinakitaan ka ng food, maglalaway ka. Ano? So that's the automatic response of the dog ano doon sa pinakitang food ni Ivan Pavlov. Unconditioned response. So before conditioning, so pinakitaan niya yung aso ng food and the food would be considered as the unconditioned stimulus. And what would be the automatic response of the dog? So, maglalaway siya, magsasalivate siya. And that would be the unconditioned response. So, during conditioning naman, so yung ating unconditioned stimulus, ano, yung food, unconditioned stimulus, which is the food, ay ipe-pair natin dun sa neutral
Stimulus. Ano ba yung neutral stimulus na ginamit niya doon? Yung bell. Yan. So, pagpapakita ng food, sasabayan niya ng pagkalambang ng nung bell. Ano? And then, ano ang mangyayari? Yung unconditioned stimulus will produces unconditioned response. Yan. Yan. So, during conditioning, ano, so pinakita mo siya ng food, which is the unconditioned stimulus, and then yung pagpapakita mo ng food, sinabayan mo siya ng pag-ring ng bell, and then automatic, mag-create ulit siya ng response, which is the unconditioned response. So, after conditioning naman, ano, so, yung conditioned stimulus mo, ano, yung bell, and so kapag binal kapag pinaring mo yung bell, so automatic magre-response na si dog ano doon sa bell at magsasalivate siya. So magkakaroon na siya ng condition response, ano? So which is salivation. So kahit hindi mo napakita yung food, once na narinig niya yung bell, automatic si dog ay magsasalivate. Ano? So ganyan yung experiment ano na ginawa ano ni Ivan Pavlov with the classical conditioning. So kinukondisyon natin yung isang tao o isang hayop ano para mabago yung kanyang behavior na ipinapakita. Okay? So that's the classical conditioning. Ano so ito yung prosesong kanyang ginawa. Okay? So another yung operant conditioning. Sino naman ang proponent ng operant conditioning? Kanina ito. Operant conditioning. Limot na sa personality theories. Operant. Skinner. Okay, B.F. Skinner. Yan. Okay. So, dito kay B.F. Skinner, so, gumamit naman siya ng reinforcement and we have the punishment. So, pag sinabi natin reinforcement, ang major goal natin dito ay to increase the behavior. So, paano ba natin mas mapapaulit-ulit pa yung behavior na nakikita natin din sa client. Ang punishment naman, ang pinakang goal natin dito ay ma-decrease yung kanyang behavior na ipinapakita. So, ma-lessen, mababasan. Sa reinforce naman ay ma-strengthen yung mga behavior na kanya na nakikita natin sa kanya. So, sa reinforcement, meron na banggit sa Alsea, ano, we have the negative and the positive. Okay. We have the negative and positive enforcement, reinforcement. So pagdating sa positive reinforcement, ibig sabihin, meron kang dinadagdag. You are adding something. Pagdating naman sa negative, you are taking something away. So, halimbawa, sa positive reinforcement, you are adding something, ano? So, pwedeng nagdadagdag ka din dito ng mga pleasant consequences na maaring makapagpatuloy dun sa kanyang ginagawa, ano? O doon sa kanyang behavior. So kapag binigyan mo siya ng pleasant consequence, ano, it will follow a response, ano. So a response that more likely to recur o mas maulit-ulit pa yung kanyang ginagawa. So let's say for example, nag-aral ka mabuti, ano, and then you got a high grade, ano, pagdating sa exam. So ang may tuturing nating pleasant consequence doon ay yung pagkakaroon mo ng
high grade pagdating sa exam. So kaya naman, on the next exam, ano, so mas nag-aral ka pa ng mabuti. Ano? So, yun yung maituturing natin positive reinforcement. Ano, yung pagkakaroon mo ng mataas na grades. Or say, for example, between parents and children. So, limbawa, ay mataas nga yung exam na nakuha mo, pinakita mo dun sa parents mo. And with that, binigyan ka ng reward. Ano na, kunwari, pera. Ayan, so dahil mataas ka, so bigyan kita ng 1,000. So the next time na magkaroon kayo ulit ng exam, so mas gagalingan mo palalo para makuha mo yung 1,000 pesos. Ano? So that's the positive reinforcement. So pag sinabi natin namang negative reinforcement, there is something taking away or taking something away. So inaalis naman natin dito yung mga unpleasant consequence. So we remove the unpleasant consequence. So let's say for example, lagi na lang nagbubunganga yung nanay mo. Ano? So ano ba yan? Ang gulo-gulo at kalat-kalat ng kwarto mo. Hindi ka naglilinis. Ayan. So para matanggal natin yung pagbubunga nga ng nanay mo, so maglilinis ka ng kwarto. Okay, so once na naglinis ka ng kwarto, matatanggal mo na yung unpleasant consequence. So ano ba yung unpleasant consequence? Yung pagbubunga nga ng nanay mo. So ang magiging consequence mo dito, maglilinis ka na parati para tumigil na si nanay sa pagbubunga. Okay, so that's negative reinforcement. Okay, so ang itinatanggal mo naman ay yung unpleasant consequence. So may tinatanggal ka na unpleasant, ano, na maaring gawin mo para hindi na maulit-ulit yung mga unpleasant consequence na nakikita mo. Okay? So meron din kasi dito sa negative reinforcement na isa pang uri, ano, so, yung negative reinforcement through escape. Ayan. So, kumbaga, dito sa escape, kumbaga, nandiyan na yung unpleasant consequence, ano? Pero uunahan mo na sa bago pa man sa sumulpot. So, let's say, for example, halimbawa, meron kang experiences na nagkakaroon ka ng headaches tuwing hapon. So, para maunahan mo na hindi ka na magkaroon ng headaches, magtetake ka na ng medicines or medication. Okay, so, that's negative reinforcement through escape. So, inuunahan mo na na dumating yung unpleasant consequences bago pa man sumakit yung ulo mo. Ano? So that's negative reinforcement by escape. Okay? So yun. Sige, tuloy lang po natin. So konti na lang ito. May mga additional lang ko. Ano? Sige. So kanina nabanggit natin positive reinforcement and negative reinforcement. So pag sinabi natin positive reinforcement, you are adding something. Pleasant consequences are added. So ang na-example nga natin ay isang bata na nakakuha ng grades, ano, so after makakuha ng grades, binigyan siya ng reward na 1,000 pesos, ano, and the next time na mag-exam ulit siya, so mas ginalingan niya para makakuha ulit siya ng 1,000 pesos from his or her parents, ano. So yung pleasant consequence na dinagdag natin ay yung pagbibigay ng reward na 1,000 pesos. So that's positive reinforcement. So negative reinforcement naman, you are taking something away. So aalisin mo yung unpleasant consequence. Ano? So yung in-example natin dito, yung nanay mo nagbubunga nga, ang dumi-dumi ng kwarto mo. So para maalis mo yung unpleasant consequence o pagbubunga nga ng nanay mo, so ginawa mo, naglinis ka ng kwarto.
Okay, so that's negative reinforcement. Tinanggal mo yung pagbubunganga ng nanay mo sa pamamagitan ng paglilinis mo ng kwarto. Ayan. So correction lang pala dito sa escape ano, and avoidance. Ito yung negative reinforcement. Yung in-example ko kanina, papasok pala yun ay sa avoidance. Sorry. So medyo na little lang. Yung avoidance na kapag meron kang history ng pagsakit ng ulo tuwing hapon, uunahan mo na siya na uminom ng gamot para hindi na sa sumakit yung ulo mo. Okay, so that's negative reinforcement through avoidance. Ano? So ginagawa mo sa before mag-occur yung isang unpleasant consequences. Yung escape, ito na yung sample natin kanina, yung nagbubunga nga yung nanay na para matanggal mo yung pagbubunga ng nanay mo ay maglilinis ka ng kwarto. Okay? So kasi present na ano? So present na yung unpleasant consequence. Okay? Tapos yung sa avoidance naman, kumbaga before it occurs, uunahan mo na matanggal yung unpleasant consequence. Okay? So, yun po yung pagkakaiba nung dalawa. Okay? So, pa-correct po ako doon ha, doon sa escape and avoidance. Okay? So, next, meron din kasi tayong tinatawag na positive and negative punishment. Ano? Positive punishment and negative punishment. Okay. So pagdating sa positive punishment, so dito, ang tatandaan natin, unpleasant consequence added. Sa negative punishment naman, tinatanggal naman natin yung pleasant consequence. Okay. Pleasant consequence. So, ang mangyayari sa positive punishment, kung binigyan mo siya ng unpleasant consequence, ano? So, yung response na is more less likely to recur. So, hindi na niya uulitin yung bagay na ginawa niya. Kasi, dinagdagan mo sa ng unpleasant consequence. So, let's say, for example, isang bata, ano, nakita mo na, halimbawa, yung bata ay humipo o humawak doon sa mainit na nalutuan. Ano, so, since nakaranas siya ng napasusa, ano, so, yung pagkapaso niya, yung maituturing nating unpleasant consequence. So the time na makakita ulit siya ng lutuan, so hindi na niya na ahawakan kasi nakaranas siya ng unpleasant consequence sa paghipo ano doon sa lutuan na mainit. Okay, so dahil nakaranas siya ng unpleasant consequence, hindi niya na ito uulitin the next time. Okay? So pag sinabi naman natin negative punishment, tinatanggal na naman natin siya ng pleasant consequence. Okay? So let's say for example, halimbawa, nag-away kayo magkapatid. Ano? So nagsabunutan kayo, nagsampalan kayo. So nakita kayo ng parents nyo, pinagalitan kayo. And then, dahil din sa pag-aaway ninyo, binigyan kayo ng punishment. So, binigyan kayo ng grounds. Ano? So halimbawa, grounded kayo, hindi kayo makakalabas buong linggo. Ayan. So, ang pleasant consequence na niremove natin din sa mga bata ay yung paglabas nila ng bahay. Okay? So, dahil binigyan sila ng ganoong pagtanggal ng pleasant consequence, so the next time, hindi nila uulitin ano yung pagsasabunutan at pagsasampalan. Okay? So, that's a form of negative punishment. Okay? So, yan po ano, yung kapaloob doon sa behavioral modification na nireport po ni Alsea. Ano po? So, yan po ano,
Sige po. Dating sa family intervention, so basically, so ang tatandaan niya lang, when we are using the family intervention approach, so we are focusing on the family itself. So yun yung focus of intervention natin, focus of concerns. So sinasabi nga, the primary learning takes place within the family. And social workers recognize the very important role of the family in the individual's development and functioning. So maaaring yung mga problema ng isang individual may be connected doon sa kanilang pamilya. And somehow ito yung nagiging dahilan din ng mga disturbances at mga problema kanilang naranasan. And the family itself ay makakatulong din para matugunan yung mga problema nararanasan ng isang individual. So, kung titingnan natin on the biopsychosocial being, so yung term daw na social, so ito yung nagre-refer doon sa individual's relationship, the basis for which are laid down in the family that is given the main task of socializing him. So the past, the present, and continuing interactions and events in the family affect the behavior of each member. So may malaki talagang ambag kung titingnan natin sa pagkatao ng isang individual, ang isang pamilya o yung family. May malaki ding ambag sa mga nararanasan niyang problema o disturbances sa kanyang sarili as an individual. Ayan. So dito sa family intervention, so meron silang tinatawag na family therapy. So pag sinabi natin family therapy, this relies heavily on the psychoanalytic theory and the systems theory. So when we say family therapy is a strong clinical approach, this is designed to modify or change elements of family relationship system that are interfering with the management of life tasks of the family and its member. So, kapag family therapy, family focus, ha? So, nakapokus tayo on intervening with the problems na merong kinalaman ng isang pamilya. It could be individual problems na somehow connected sa pamilya. So, worker has to undertake a careful assessment of the nature of family relationship and their conscious and unconscious implication for the individual members. So, somehow, makikita rin natin yung family relationships sometimes may affect doon sa mga individual or individual members. So this is a process of achieving better child and family well-being outcomes. So more on pagdating sa family interventions. So ang iniisip natin dito is betterment of the child. An approach to child welfare social work in which family is seen as the primary unit of attention. And the safety of the child is the first concern and the family is the fundamental resource for nurturing children. So nakikita natin so may malaking ambag talaga yung pamilya on how to nurture yung mga bata o yung kanilang mga members or anak ng kanilang doon sa loob ng pamilya. So sa family interventions, meron din po tayong models of family therapy. So nandyan yung communications, nandyan yung kaibawin yan, strategic, it could be strategic and structure. And these models, nag-utilize sila ng systems concepts or the systems theory. So pag sinabi natin systems concepts, so maaring magkakonekta yan when we say system. And kung ano man po ang naging problema ng isa, ay maaring maka-apekto dun sa iba't ibang sistema pa o iba't ibang sangasangan sistema noong sa loob ng isang pamilya. Okay? So, the family focus work with an individual client or family focus treatment referred to as family case work
is undertaken with focus on individual member, with the family member being involved in the helping process. So it could be individually, in pairs, or as a group. So maaaring nakapokus si family intervention, it could be individually, in pairs. Pag sinabi natin in pairs, it could be mag-asawa, magkapatid, and etc. Or as a group, ano? As a whole family. Ayan. So not necessarily na pag sinabi natin family intervention, ay buong pamilya yung may problema. You know? So pwede rin naman ito kung merong miyembro ng family na may isa lang doon may problema and somehow in connection with the family ay pwede maka-apekto yung family o maaaring from that family nagmumula yung problema. The life cycle matrix graphically depicts the developmental stage of members of a family. So makikita niyo doon sa orange book meron doong family life cycle matrix or the life cycle. So doon pinapakita lang naman yung mga developmental stages ng isang tao from birth to old age, ano? And then pinapakita rin doon yung ano ba yung mga developmental crisis na kanilang naranasan. So somehow related ito doon sa psychosocial theory ni Erik Erikson, ano? So it's used by the worker will help her understand the physical, psychological, social, and spiritual needs associated with each life cycle stage. So makakatulong yung life cycle matrix when we are working or when we are using the family intervention or the family approach. To better understand ano yung mga pinagdadaan ng mga life cycles ng iba't ibang members of the family according to ages. Yan. So pwede rin daw natin gamitin sa family intervention as part of our treatment planning and assessment yung ECOMAP and the genogram. Okay? So ano nga po ulit yung pagkakaiba ng genogram at ECOMAP? Pinatatandaan, genogram and ECOMAP. Yung genogram po, yung within the family roots. Yung eco map naman yung nasa environment mo. Okay. So, tama pa. Ano? So, genogram is somehow similar ano sa family tree lang. So, within the relationship lang ng iyong pamilya. Pero ang eco map, mas malawak. So, hindi lang tinitingnan yung relationship mo with your family but also the various systems na meron sa isang komunidad. So, tama po. Ano? So, mas malawak si eco map, ano? Kasi ang genogram ay mainly focus on the relationship with the family members. So, similar lang siya with a family tree. So, this could use ano, itong dalawang ito on the family intervention or family approach. Okay, so sa family intervention, so hindi dyan nawawala yung social working helping process pa rin natin. So somehow, meron siyang assessment. And from the assessment, kailangan nating i-pinpoint ano ba yung problema and gather all the relevant facts about the problem. So number three, formulate the difficulty in terms of problem to be solved. And sa planning naman, so we need to generate solutions by brainstorming in which ideas are put forward. Criticism is deliberately withheld. And so more on sa planning, so nag-iisip tayo ng mga solutions with brainstorming sa family members, ano, kung ano ba yung mga possible solutions na pwede makatugon with their problem. Examine the potential consequences of each solution. How well does each one solve the problem? Agree in the best strategy or solution. And we have also the implementation. So during the implementation, plan how to implement the strategy or solution. Support the family in putting the plan into effect by negotiating
an easily attainable goal, one for which success is virtually inevitable. And then we have the review and evaluation. So dito, we will need to review, monitor, and evaluate the effectiveness of the plan. And if necessary, so magkakaroon tayo ng reassessment. Okay? So that's for family intervention, ano, or family approach, ano, pagdating sa social casework. So mainly focusing, ano, doon sa family, and usually ang nakapokus of attention natin dito ay yung welfare, na, especially welfare ng mga bata or welfare of the children. Okay? So yun po yung ating pinakahuling approach, ano, the family intervention or the family approach. And kung titingnan nyo yung mga recent example natin, so somehow, pwede siyang gamitan itong family intervention or family approach. Especially yung mga samples na nabanggit natin, yung sa problem solving approach, ano, yung kay Maricel na nakaranas ng pang-abuso mula sa kanyang ama, and then yung kapatid, inabuso rin, and kahit yung misis niya ay nagkakaroon din ng mga violence against women or abusive. Ano. So that's a pwede siyang lapatan din itong family intervention. Yun sa case naman ni Oscar, so pwede rin yun sa task center. Kung hindi niya gusto yung course niya, pinilit lang siya ng magulang niya, nakunin yung engineering, so pwede rin ilapat. Ano? So somehow, merong connection yung family, bakit nagkakaganoon yung bata. And then, yung last na sample, ano, yung behavioral modification si Joel. So, ito naman yung lulong naman sa droga, ano, and somehow, in connection with his family, so meron ding, may malaki ding ambag, ano, bakit naging ganon yung bata, ano, o bakit ganon yung kinahinatan ng bata. So, may malaking ambag din yung okay, so that's the family intervention or the family approach. And so lastly, ito ng other techniques, ano, na ginagamit natin sa casework. So na nandyan yung tinatawag nating four major casework processes or techniques. So this is according to Florence Hollis. So ang keyword natin dito is EPIC: environmental modification, psychological support, insight development, and clarification. So in short, EPIC. Ano? Okay. So ito yung iba, ilan pa sa mga techniques, ano, according to Florence Hollis. So the environmental modification. So when we say environmental modification, the steps taken by caseworker to change the environment in the client's favor by the worker's direct action. So we can use, ano, yung environmental modification na somehow ay pwede makatulong doon sa problema ng ating kliyente. Ano? So let's say for example sa mga environmental modification, yung mga taong nakakasalamuha ni client, ano, we try to modify them and somehow ay pwedeng makatulong kay client, ano, to move on his or her problem. Pwede rin dito, halimbawa, yung mga rape cases natin, ano, so, minsan nilalayo natin siya from the environment na kung saan nangyari yung pang-aabuso sa kanya. Ano, so, that's part of environmental modification. Halimbawa, sa loob ng bahay yan nangyari, ano, and patuloy niya nakakasama yung gawa sa kanya. So that's, pwede natin dalhin siya into the institutions na somehow malayo and hindi makakapagpaalala sa kanya ng mga nangyari. Okay? Then we have psychological support. Encouraging the client to talk freely and express his feelings. So when we say psychological support, so dito papasok, ano, na
yung pag-uusap between the worker and the client to express kung ano yung nararamdaman niya. Ayan. So, mas malalim ano, na paghalukay o pag-deep dive doon sa sitwasyon ng client. So, expressing sympathetic understanding of the client's feelings and acceptance of his behavior. So, dito rin sa psychological support, na ipapakita natin yung interest natin doon sa client at yung desire natin na tulungan si client. So, dapat makita yun. Expression of confidence in the client's ability to solve his difficulty to make his own decisions. So, for the psychological support, so dapat dito mas mahikayat natin na para mag-provide tayo ng encouragement na kaya mo yan, ano, na mareresolbahan mo rin yung problema ang kinakaharap mo. Yan. So, direct at encouragement of attitudes that will enable the client to function more realistically as well as more comfortable. Okay, so that's for the psychological support.